Hey guys, welcome back to my channel. Ngayon, mag-share na naman ako ng experience ko about sa cabin crew recruitment sa Air Asia naman. Okay, yung sa Air Asia, ginanap yung interview sa Salem Complex sa tapat ng Cebu Pacific Building. So, kung taga Cavite kayo, ako taga Cavite, so, baba lang kayo ng PTEX. And then from PTEX, sakay kayo ng jeep, paparanyake, sukat. Baba kayo ng, ang ginawa ko kasi bumaba ako ng park and fly, and then tumawid na ako. Kaya lang, nung pagtawid ko, wala na palang jeep na napasok doon, papuntang Cebu Pacific. Wala ng jeep. So, naglakad ako noon, ang layo na nilakad ko doon. Hindi ko alam na ganun na pala. So, next time, turuan niyo ako kung paano pumunta doon ng hindi maglalakad. Hindi ko na kasi alam yung ruta ng mga jeep doon kasi bira na ako sa Manila. So, yun, nagnilakad ko yun, and then pagdating ko sa Salem Complex, pawis-pawis siyempre, ano-ano muna tayo dyan, retouch-retouch na naman. Yan, retouch-retouch. Punas-pawis, yan. Then, pumunta na tayo dyan sa building, pumili na tayo, and then yung first na pila na yun is for BMI. BMI stands for Body Mass Index. Yun yung dapat yung weight mo proportion to height. Kasi pagka sumobra ka or bumaba ka sa range ng BMI, hindi ka tatanggapin. It's either dapat 18 to 24 yung range ng BMI mo. Pag sumobra or tumaas ka doon, hindi ka na tatanggapin nila. Ang daming tanggal doon pa lang sa first stage na yun. Ngayon, yung second stage na, pumasa ako doon sa first stage, which is the BMI. Ang sabi, bumalik kami ng 130. Lahat na makakapasa ng BMI, bumalik ng 130. Then, sa Salem Complex, marami namang kainan doon. May Jollibee, may parang canteen doon na saan dami, daming tinda doon. May mga cafe pa yata. So, maraming kainan naman. And then, bumalik kami ng 130. And then, sa tingin ko, sa tansya ko lang, ang nakapasa is mga 100 yung time na yon, yung araw na yon. Mga 100 kami. Sa tansya ko lang. And then, yung second stage is for catwalk. Tsaka titignan yung scars mo sa arms. And then, yung mukha mo. Then, yung likod titignan rin. Tsaka yung smile. Ngayon, nung pagpila namin, syempre pila-pila, by twos ang nangyari. Isang pilang diretso, and then by twos papasok dun sa room. Tapos, dun sa pagpasok nyo yun, sasabihin, may dalawang panelist. Tig-isa kayo ng panelist, ganyan. Ganun yung lakad. Tig-isa kayo na, may naghihintay na panelist, dalawa. Then, pagpasok ng applicants, sasabihin sa inyo ng panelist kung anong gagawin. Be careful lang kasi catwalk yun eh. Pagpasok nyo ng room, sa pinaka halos labas kasi magka-catwalk kayo. And then, yung lalakaran nyo is nakaganyan yung almost first step nyo. Medyo pa incline. So, ako, tsaka yung kasama, yung kasabay ko, natapilok. Medyo, napaganon. Hindi naman totally tapilok. Pero, syempre, hindi namin napansin na incline pala. Catwalk na yun. Doon kami nayari. Doon kami na GG. Kasi, syempre, kailangan pwis ka doon, di ba? Catwalk. Biglang, uy, ano yun? So, nakaka-distract yun. Hindi namin napansin. Kasi, eye contact na kami sa panelist. Tapos, biglang, may pa-incline, di ba? So, hindi ko alam kung wala eh, hindi ko napansin eh. And then yun, pagkalakad nyo nun, sabihin catwalk, lakad kayong ganun. And then, dapat naka-smile. Tapos, tapakita nyo yung arms nyo, ganun din. So, ganyan. And then, talikod kayo sa kanila, titignan yung likod nyo. Siguro, pag sa lalaki, tignan, gandahan yung gupit talaga, haircut. Tsaka kung may mga pimples sa likod, mga mapula-pula, ganyan, parang dandruff, ayusin muna natin. Kasi tinitignan talaga nila. And then, sa mga babae naman, kailangan yung buhok, paano ba? Hindi ko pala alam. Hindi ko pala alam sa babae. Kasi sa airlines, iba-iba sila ng standards kung anong gusto nila sa cabin crew nila. Yung iba gusto naka-ban, yung iba nakalugay, nakakulot, yung iba naka-red lipstick. Yun, hindi ko sa ulo masyado sa babae. And then, yun, titignan yung likod nyo, and then balik, harap ulit kayo sa panelist, and then sasabihin sa inyo na smile. Yung smile ko, dahil may experience ako sa Palex,
medyo natuto na ako ngayon. Kung yung dati, hindi ko nagawa ng genuine smile, ngayon naman, yung smile ko parang 5 over 10. Kulang pa rin. So, wala. Tanggal ako doon. So, yung 100, sa tansya ko, di ba 100 applicants yun? Ang natanggap lang, nung kasi yung mga natanggap, napila doon sa gilid. Sa gilid sila napila. Binilang ko sila, puro babae pa lang. Nasa 10 sila. Nasa 10. Hindi naman magaganda lahat. Talagang siguro confident lang iba. Iba maganda, iba hindi. Parang half, half lang. Ganun. And then, yun, congratulations sa mga tanggap. And then, sa mga hindi, apply na lang tayo next year. May nabasa lang ako or napanood sa group namin doon sa isang cabin crew group. Sabi doon, pag Air Asia, first step is BMI. Second, catwalk. Tsaka yung titignan yung scars, smile. And then yung scars, ganyan. Then third, kung di ako nagkakamali, initial interview yata or group dynamics. And then lastly, final interview. And then yun lang. Sa mga mag-apply, be prepared, be confident, smile. Tsaka dun sa mga nasagap ko pala, sabi nila, sa Air Asia daw, mas parang gusto nila yung may dating, parang may experience sa pageant. May mga kilala ko na vloggers na may experience sa pagpa-pageant kasi tinignan ko yung mga ibang vlogs nila, nagpa-pageant sila. And then yung iba rin kilala ko, talagang nasali sa contest, mga pageant contest. So, pag nasali sa pageant contest, syempre, di ba, confident talaga yung mga yun. So, yun siguro yung mga isa sa factors ng isang cabin crew. Talagang confident talaga dapat. Ano pa ba? Wala na. Yun lang yung masishare ko sa inyo. So, yun lang. Share din kayo sa comment sa baba kung meron man.